Yo, what's up guys? Ang tuturo ko ngayon is yung 3D text. 3D text daw. So yun, 3D text na inspired sa AE. So yun. Add tayo ng text. Literal na 3D text. Tapos white natin siya. So bali yun, meron na tayong 3D text. Hindi lang yung gagawin natin guys ha. Mag-add tayo ng shape. Add tayo ng shape. Tapos click natin yung shape. Tapos nakikita nyo yung tatlong dot sa taas. Click natin yan. Tapos click natin yung fill screen. Ito, fill screen. Next na gagawin natin is click natin yung shape ulit. Tapos makikita nyo to sa baba. Blending opacity. Blending and opacity. Click natin siya. Tapos pinakababa, makikita nyo may mask. So imamask natin siya. Tapos ang next na gagawin natin is igugroup natin silang dalawa. Yan, group natin siya. Bale, ang next natin gagawin, add tayo ng flip layer. Crop natin. Yan. Tapos sa flip layer, add tayo ng dalawang keyframes sa angle. Tapos set natin siya na negative 90. Negative 90. Huwag natin ganyan yung graph. Baka ganyan. So yun, tapos dito naman positive 90 sa kabila, sa kabilang layer. Yan, di ba guys, nakikita nyo ang smooth. So kopyahin nyo na yung graph ko. Kopyahin nyo na lang yung graph ko guys. Tapos adjust muna natin to. Yan. Diba, smooth. So next na gagawin natin is mag-add tayo ng effect na long shadow. Click natin tong first layer, tapos punta tayo sa color and light. Tapos makikita nyo sa baba, long shadow. Yan, long shadow. Click natin siya. Tapos click natin yung long shadow. Tapos ibahin natin yung color, gawin natin kulay white. Tapos opacity. Sagad ulit natin. Tapos babaan lang natin yung size. Yan. Para cool. So balang gagawin natin, huwag muna natin lagyan ng size. So ang gagawin natin, mag-add tayo ng dalawang keyframes sa size. Yan. Add tayo ng dalawang keyframes. Tapos adjust natin to 20. Or kahit wag na kasi nagbabag. Yan. Adjust, lagay pa tayo ng yan, konti pa. Try natin ibahin yung color. Yan, para may shadow. So next, mag-add ulit tayo ng long shadow. So bali ang gagawin natin is gagawin natin gray. Tapos yung opacity, sagad natin ulit. So bali ang next, yung angle natin, gawin natin 360.0. Tapos yung size, bali 25, tapos dito 0. Yan. O diba guys, may 3D text na tayo. Kasi madami nagre-request sa akin kung paano daw yung 3D text.
So kayo na bahala do Miss Carte kung paano nyo gagawin yun, sa kung saan nyo gagamitin, ganun. So meron pa akong tuturo guys, proceed tayo sa next tutorial. Yan. So yun guys, tapos na tayo kanina sa 3D text. So next na gagawin natin is yung ano, sunod-sunod na ano, na, basta ipakita ko na lang. So lagay muna tayo ng text. Lagay ko po ang pangalan ko. So yun guys, sa mga di pa nakakaalam ng full name ko, ito yung full name ko. So mag-add tayo ng transition, zoom in. Add tayo ng dalawang keyframes. Zoom in. So naka-add na tayo ng transition, bale naka-add na tayo. So yung line na to, nakikita nyo yung line na white na yan. Isasagad natin hanggang dulo. So tangina, ito naman yung sagad. So pagkatapos natin masagad, nakikita nyo sa taas ulit. Click natin yan, tapos mababasa nyo dito sa baba. Current frame as PNG. So export natin siya. Yan. So bali, pagkatapos, mag-add tayo ng shape. Add tayo ng shape. Gawin natin siyang yan. Tapos white dito, tapos dito gray, gray na dark. Tapos ang next natin gagawin, click natin yung shape, tapos yung 3 dots sa taas, tapos mababasa nyo sa taas, fill screen. Yan. Bale, alam nyo na yung gagawin. Next na gagawin natin is ilalagay natin yung na-save natin. Yan. Bale, nalagay na natin yung na-save natin. Ipapantay muna natin siya. Ang gagawin natin is mag-add tayo ng wipe effect. Punta tayo sa matte mask key. Yan. Matte mask or key. Matte or mask or key ba yan? So, yan. Wipe. Set natin yung wipe to 50. 50-50. Tapos adjust natin to. To 90. Tapos duplicate natin siya guys. Next na gagawin natin is adjust natin ng 270 yung na-duplicate natin para bumalik siya sa dati. So ang next na gagawin natin, click natin yung first layer, tapos add tayo ng dalawang keyframes. Yan. Tapos lagay tayong graph. Yan, graph. Copy natin para magkapara sila ng graph. Dito din, ganun din gagawin natin. Add tayo ng dalawang keyframes, tapos taas. Ay puta, mali yata nagawa ko yun sa taas. Wait lang guys, wag niyo muna ako sundan. So yun, sa second layer, tanggalin ko muna yung keyframes kasi nagkamali ako, sorry guys. So add tayo ng dalawang keyframes, tapos pataas natin siya, tapos lagay tayo yung graph. So yun guys, makikita nyo na nagbuka na siya. Tapos next, ang lalagay natin dito, maglagay ulit tayo ng text. Gawin natin, sino ba? So yun, si Wolf. Yun, kasi kaibigan ko si Wolf. Lagay natin si Wolf. Hindi ko kasi alam tunay na pangalan ni Wolf. So kanina kulay black, lagay natin ngayon. O kanina kulay, yan, kulay white yung text. Ngayon, kulay black naman. So makikita nyo, ang ganda tignan. Yeah.
Uy, ba't nawala? Dito pala. Diba? So, next na gagawin natin is mag-add tayo ng shadow effect sa dalawang na crop natin. 50 lang, 50. Yan. Para sa lang 50. 50, yan. Para magmukhang real, mas maganda tignan. So next, isasagad na naman natin yung line hanggang dulo. Tapos, gawin natin current frame as PNG ulit. Yan. So yun. Ang gagawin natin is ganun pa rin. Paulit-ulit lang. Add ulit natin siya dito. Tapos may white pa rin sa ilalim. Tapos add tayo ng dalawang ano. Add tayo ng wipe. Yan, wipe effect. Tapos set natin to 50. So bali ibang angle naman. Ganto naman yung angle niya. Tapos duplicate natin siya. Tapos yung second layer, adjust natin yung angle ng second layer to 90. So yun. Ang gagawin natin, mag-add ulit ng dalawang keyframes. Tapos move lang natin siya ng konti para makita yung pagbuka. Yan. Dalawang keyframes, tapos move natin ng konti. So nakikita nyo guys, naglalag. Mamaya na natin siya lagyan ng shadow para iwas lag. Mamaya na natin pag finish na talaga, pag tapos na. Pag finish na. So next na lalagay kong pangalan is Daniela. Kasi kaibigan, kapatid ko si Daniela, ilalagay natin yung pangalan ni Daniela. Daniela Tanga. So yun, ang gagawin natin, kulay black na naman. Daniela Pacheco ba yun? Pacheco, yan. So ang gagawin natin, mag-add ulit tayo ng shadow para sa para pag na-save natin, may shadow siya. Gets nyo guys? Sana hindi kayo naguguluhan, putik. Yan. Tapos agad ulit natin. Then save ulit natin. Tapos tanggalin muna natin yung shadow. Tanggalin muna natin yan. Tapos add natin yung na-save natin. So yun guys, makikita nyo binabagalan ko kasi yung iba hindi daw nakakasunod na nagre-reklamo, naggalit sa akin. Sorry naman, sorry na sir. Huwag kayo iyak agad. So yun, ang gagawin natin, mag-add ulit tayo ng wipe. So ngayon, yung angle naman niya is, uy, ba't ako dito nag-add? Ang angle niya naman is 45 naman yung angle niya. Yan, tapos duplicate natin. Tapos yan, adjust natin yung angle hanggang sa magpantay. Tapos ganun ulit, click natin yung first layer, tapos add tayo ng dalawang keyframes. Tapos move natin ng konti. Tapos paste grab. Add two keyframes. Siguro nag-guess nyo na naman, kaya bibilisan ko na sa bandang part na to. So lalagay ko yung pinaka last kasi special sikat eh. So yun, eto na nga.
Ito na po. So, meron pa tayong tutorial, guys. Ubusin natin yung mga sekreto nilang tinatago sa mga text. Tago-tago pa kayo, ha. Ibubulgar ko to dito. So, yun. Add tayo ng shadow. So, dun na tayo maglalagay ng shadow kasi tapos na tayo. Finish product na tayo, men. Finish product ang puta. So, mag-add na tayo ng shadow effect. Kasi tapos na naman tayo, hindi na malag. Isi-save na lang. Click shadow, shadow. Kasi ito yung mga sekreto ng mga lyrical editor. Tinatago nila. Tapos gusto nila, sila lang yung nakakaalam. So yun, ibubulgar ko yun sa inyo dito. Ayos ba? Okay ba, men? Okay ba? Yan. O, diba? O, diba? So, yan. Sana nasundan nyo, guys. Meron pa akong last. Pinaka-last. So, hindi ko na siya puputulin. Hindi ko na siya puputulin. Add lang tayo ng text. Kunwari, I love you. Yan. Kunwari, I love you. Tapos, gawin natin white. Adjust natin dito. Ito, ito yung pinaka-tinatago talaga nilang tong effect na to. So, add tayo ng shape, tapos fill screen, tapos blending opacity, tapos i-mask natin. Ayaw nila sabihin sa mga ibang editor kung paano daw to eh. So, bali ang gagawin natin dito. Sundan nyo lang ako, guys. Mag-add tayo ng shape, kulay white sa ilalim. Yan. Tapos gawin natin dito white, tapos dark gray. Tapos click natin yung shape. Tapos add tayo ng 2 keyframes. Tapos dito. Para parang exposure ganun. Yan. So, eto na, guys. Eto na nga. Duplicate natin to. Yan. Tapos ang gagawin natin is kulay red siya, yun sa taas. Yan, makikita niya. So, yun. 2 keyframes. Add tayo ng 2 keyframes. Yan, 2 keyframes. Tapos, grab. Tapos, adjust na natin to. Tapos, pa-fade natin siya. Kaya na bahala kung lalagyan ng effect na fade. Basta, ganito yung ginagawa ko. So, yun, guys. Ganun lang kasimple, man. Yung pinaggagawa nila. Yan. Nakikita niya yan. Yung shadow effect na yan. So, yun. Sana nagets nyo, guys, yung tutorial ko na. Next, gagawa ulit ako ng bago. Yan. Tinan niya. So yun, guys, sana nagustuhan nyo. Tapos shoutout nga pala kay Cheha. Cheha Clemente ba yun? Tapos kay Ivan Paul. Yan, mga kaibigan ko yun. So, yun lang, guys.